Guys, welcome to Ramsey Vlog Lights. A chock fuse holder. Ito muna mga pa. Na. Sabihin ko muna yung parts nito. Relay, ito yung relay na. Ito guys, ito yung delto eh. Ayan, Japan 100. Paano ko ito ginawa, kinabit sa ilaw ko at saka doon sa aking saksap. Tapos ito ay ganun guys, yun pala nangyari, matanggal kaya ito ah. Tapos pagka okay na dito, dito na kayo paglalabit, kaya kahit paano ginawa ko na dito 2-7 tayo pang ano, pang XRMT eh. Guys, welcome to Ramsey Vlog again. Ay manggugulo na naman tayo. Ngayong araw na to, ang gagawin natin mga paps ay magre-review ko lang yung mga accessories na nakalagay sa aking motor. Katulad nung yung mga accessories, lights, at saka yung gulong, at saka yung shifter na ano na binili ko. Ayan guys, unahin muna natin sa ano, sa kaya maganda unahin. Ilaw, accessories, shifter, gulong. Sige, unahin natin ang ilaw mga paps. Yung mga kinabit ko, paano ko kinabit at yung mga konting technique na din para hindi agad mabilis mapundi at saka maiwasan yung pagkasunog ng ating wiring system. Kaya ang ginawa ko, yung bumili ako ng panibagong wiring system ko para sa aking ilaw, na ang nakakabit lang ay yung ano lang, yung mga LED lights lang. Ang ginawa ko, bumili ako ng fuse, tapos fuse holder, tapos yung kanyang relay holder, tapos mga wirings, ayun. And pups. Tsaka ngayon, sige, papakita ko sa inyo kung saan ko pinaglalagay yung mga sinabi kong yun. Para kahit papano yung mga maging safe yung mga motor natin sa mga pagkasunog, pag minsan nababasa, tapos pag minsan na overload na pala, hindi na umandar si motor, yun pala dahil noon. Kaya ipapakita ko na sa inyo. Ayan, ito muna mga paps. Ayan, ayan ang una kong binili, upgrade sa motor ko. Ito, kabilaan yan, itong LED light, ano lang yan, mga 25 pesos lang ang isang ganto. Yan, 25 pesos lang yan. Tapos sa kabila ay ganun din. Na yan, kabilaan na binili ko. Tapos ito naman yung sa wirings ko, yung ginagano kong wiring, siguro bubili ako ng mga 2 meter lang, tapos gaya na siya, pinagloop-loop ko na lang yan. Tapos ginawa ko din siya ng switch dito. And pag binuhay natin, yun siya oh. Ayan, may ilaw siya. Ayan, ayan yung eye line na tinatawag, at saka engine light. Ayan. Kasi kaya ko yun ano, mamaya ibabalik ko na yung cover niya. Kaya pinakita ko na sa inyo. Kasi ito pagka ano, hindi naman nyo makikita eh. Tapos yung mga wirings niya, ayan. Kahit pa tayo yung motor natin, gumagana yung ano, may bukod tayo na switch. Ang kinaganda niyan, meron din tayong relay na tinatawag at saka ito.
Ayan. Mamaya. Una muna ay dito tayo. Buksan natin ang mahiwagang baul. Ayan. Oh. Ito nga pala yung ginagamit ko sa gulong. Kapag na ano, para maiwasan yung pagkasira. Yung pagkabingot. Ito guys. Ito na ang ating malupit na sikreto. Ito, mga paps. Bumili ako. Bali, ito lahat. Magkakahiwalay ito binili. Hindi yung ano. Ito, meron tayong tinatawag na, sabihin ko muna yung parts nito. Relay. Ito yung relay natin. Bosch. 30 amp. 12 volts. Bosch ang brand. Tapos, Bosch hold. Yung ano niya. Relay holder. Sabihin nyo lang, relay holder. Alam na yun. Pagkatapos, ito naman, fuse. Ito yung fuse holder. Ang fuse niya, kapag binuksan nyo to, yan, ayan na siya. Yan ang kinaganda niya, nakabukod yung fuse para hindi pagka may nasunog sa inyong LED, nag-short, may pundido na, tapos biglang nabasa yung wiring, naglapat ang positive, negative, madali nyong matitrace kung saang part. Yan. O kaya, alam, may mga ano, manguhuli. Tapos yan. Madali nyong ano, madali nyong mapapatay yung ilaw nyo. Sabihin, hindi na gana, ganun-ganun. Tapos, pag hindi naman gumagana na yung relay nyo, pwede nyo siya ulit palitan ng bago. Ito. Huhugutin nyo lang dito. Ayan o. Hugutin nyo lang yung relay sa relay holder. Ayan. Bagaano tapos. Trinace ko na din dito. Ang relay kasi merong dalawang klase yan. Normally open at normally close. Siyempre kung sa ano nyo gagamitin sa mga ilaw. Normal close kasi. Meron kayong mga switch-switch na yan. Ayan siya. Ito yung ano para maiwasan natin yung pagkasira ng system natin. Wiring system. Tapos guys nga pala. Napabili na din ako ng battery. Ito guys. Ito yung battery na nabili ko. Kasi yung battery ko siguro mga 1 year lang. Nasira na agad. Kasi pag minsan may pinupuntahan ng matagal-tagal, isang buwan ay stuck. Ang sakit niya, yung battery na dead bat siya. Kapag hindi ginagamit. Pero kung lagi mo naman siyang ginagamit, tsaka na ano, dapat ma-maintain mo, ma-charge mo. Ganon, para yung ano niya sa loob, patuloy pa rin yung pagganing hindi na ano, hindi naman siguro naiigahan. Ito ay nabili ko dito sa amin. Sabihin ko na din na ano, ito ay quantum battery. Pang rider siya, kaso hindi kita yung ano eh. May model to eh. Ayan, Japan naman siya. Hindi nga lang kita yung ano niya, yung model. Pero fit siya sa ano, sa rider. Kung gusto niyo, doon kayo bumili sa ano, sa mga tindahan, mga Suzuki na tindahan. Meron din silang tindang ano, Quantum. Quantum lang kasi yung dati natin iba yung ano eh. Diyan lang 'yan. Okay, guys. Para maiwasan ang pagkasunog sa mga wirings niyo, sa mga mahilig maglagay ng mga ilaw, accessories, dito lang kayo. May nabibili ang gastos ko dito lahat-lahat nasa 400. 400 tong relay, yung relay holder, fuse holder at saka yung konting wirings. Yan, tapos yung cable shrink ito. Yan, shrink yan, mga paps, ayan. Para maganda yung lapat niya. Tapos binalot ng konting electrical tape. Nakatago naman para malinis siya tingnan. Ayan. Palaman. Tapos battery natin nasa 1-2 lang yung quantum na yan. Depende rin sa mga tindahan kung magkano na napapatungan yan. Yan. Sarado na natin ang baul. Ngayon, yan naman. Tapos na tayo sa mga LED. Ito naman tayo sa voltmeter. Aray, so mga voltmeter. Hindi siya kita guys sa umaga yun. Oh. Maano siya, oh. Kailangan tataklon mo siya para makita mo eh. Hmm. Parang titignan mo, parang sipin mo, hindi gumagana kasi
ang ganyan lang. Tinap, ito, itong voltmeter na to, tinap ko lang dito sa may ano, sa may susian natin. Tapos kinuhanan ko ng neutral, tapos isang positive. Yan. 12 volts pa naman siya, 12.1. Ibig sabihin, good yung battery natin. Maganda yung performance, malakas ano. Malakas. Yan, tapos meron din ako nito. Itong ating ano, cellphone holder. Itong cellphone holder ko, ay ito pala. Ito, nabili ko to mga ano lang. Ano ba, 200. 200 tong ganito, Resoma, sabi niya. Siyempre, may brandy ka. Kaya, ayun. Nagmahal. Pero meron din namang mumurahin. Tapos, ginawaan ko na lang siya mga boss ng ano, bracket. Ayan o. Ayan. Ayan. May bracket. Ginawa ko lang siya ng bracket. Madali lang ang guha ng bracket. Ayan lang yung kahit planchado na yero. Ang ibaluktot nyo. Hindi naman matibay siya. Tapos, iba siya mga boss. Ayan na. Ito naman tayo. Ito tayo. Ito ay nabili ko ng iba, 500. Nabili ko lang siya ng 450. 450 lang ito nabili. Cellphone holder. Oh, performance on. Ayos lang. Medyo syempre, medyo ayan, vibrate siya naman. Pero makapit naman. Maganda. Maganda siya. Ayan. Ito, nakarekta lang to sa ano. Dito sa ating wirings sa loob dito sa may head. Okay, ayan na voltmeter at saka ano, cellphone holder. Ito na yung ating mga accessories. Tapos ito, another accessories naman natin, bar end. Ito, bar end, sabi naman, white gold. White gold, ayan na, white gold daw. Ito naman, nabili ko 450. Kasama na yung shipping. Sa online, sa Shopee, madami nito. Kaso nga lang, medyo matagal ang shipping. Kasi, ano lang yan eh. Mga JRS. Pero kung gusto nyo talagang mamadali talaga, LBC nyo. Ayan, sandalit lang yan, pag LBC. Ayan. Left and right, 450. Depende rin sa ano. Meron kasi nagmamahal din sa ito kung white gold, titanium at saka gold, nagmamahal siya. Pinakamura ata itong white gold, 450. Siguro abot ang price range niya, siguro abot to ng mga 500. Depende na sa ano, sa kulay. Ayan, tapos ito na ang ating aftermarket na ano, yung ito, yung TWM na clutch, TWM at saka yung Corsa Corta, yung RCS yan. Kaso nga lang nung isang kahapon pinuntahan ako, hindi ko napansin nalaglag. Ito yung ginawa ko, kung pangit naman kung may naka ano dyan, ginawa ko, pinutol ko na lang, kaya ganyan siya. Ayan, bili ko to, 2.5 lang. Okay na din. Ito guys. Sa clutch, ang napansin ko lang sa performance ng clutch. 'Di ba, naka-ship ano ko muna, i-review ko muna to. Kasi may pagkaano tong dalawa, itong clutch ko at saka yung shifter, meron silang pagkaka may inaano sila sa performance ng motor ko. Sabihin ko sa inyo mamaya, balik tayo dyan. Mga shifter. Ayan ang shifter ko. Ginawa ko ito ng review. Yung installation niya kung paano. Itong shifter ko, ginawa ko siya ng installation kung paano ikabit. Ayan. Ayan sa ano. Tapos ito naman sa kabila. Ayan. Malakas ang sa akin, malakas ang preno. Yan ang ginawa ko. Dinugtong ako siya nito. Yung sa dumping rod, yung sa ilalim ng dumping rod, 'di ba may mga thread na mahaba, yun ang aking ginamit na conversion kit. Tapos ito naman, inipit ko, pinirat ko para mag-close ng ganyan, no? Tapos meron na din akong brake light switch. Ito,
ginawa ko lang siya ng bracket. Tapos ito, kung gusto nyo makita kung paano ko itong ginawa, kinabit. Ito ay pang ano, pang carb type to. Kung gusto nyo makita kung paano ko siya kinabit, panoorin nyo yung video. Yan. Panoorin nyo yung video mga paps. At para may idea kayo sa mga lahat ng gustong magkabit ng ganito. Ito, 13215 lang to. Yung presyo nya. Ayan. Tapos, salit pa. Dito, yung ano, ito, huwag nyo na to pansinin kasi ano lang yan. Pampagulo lang yan dyan. Nag-experiment lang ako sa blay pa. Ginahan ko lang dyan, mga hair dryer. Dapat yung blower talaga para mainit, maganda yung pagka, ano nyo, dikit. Kasi ito, para itong medyo plastic na makunat eh. Ayan. Tapos, ito na yung maganda dyan. Eyeline. Yung mga gusto magpaporma dyan. Guys, ito na ang sagot. Ayan. Ito na ang sagot sa inyong katanungan. Ang eyeline ay madali lang ikabit dyan. Tapos, yung ano ko dyan, 160 cm. Basta 160. Ito, hanggang dito lang yan, hanggang dito. Yan, palibot yan. Yan, hanggang dito. Sakto yan, walang putol yan. Nakakabit yan sa aking ano, nakakabit yan dun sa ano, yun, sa ilaw ko, at saka dun sa aking relay. Yan ang purpose ng relay ko, para kung sakaling magka-aberya man, dun lang siya sa relay ko masisira, hindi dun sa mismong system ng motor ko, kasi baka mamaya abutan kayo sa travel. Yan, yan ang mga aftermarket ko. Wala akong ginagawa, kaya ganyan. Ito naman tayo, sa gulong. Dito, sabihin ko na din ng ano, kaso panoorin nyo din yung review ko nito. Yung spec. Ang spec, Zoxab ang plate, Zoxab ang hub, Zoxab nga eh. Tapos ito, 185 na Yaguso. Yaguso size na Yaguso number 9, 185 Yaguso number 9 size 185. Ito ang number 9, mas mataba siya sa 10. Tapos ito naman ay 2.5 ang rim ko, 2.5. tapos yung gulong ko, ayan, yung gulong ko naman 90-80 by 17 yan. Ito syempre 17 din to eh, gulong ko nga 17 eh. Ayan, tapos meron na din ako mga boss. Ayan, sa likod naman bahala na kayong medyo umano ha. Tingnan nyo na lang kung kayo medyo nalilito. Ayan, ito mga paps. Dito naman Yaguso hub din. Yaguso hub. Yaguso plate. Tapos ito naman 155. Yaguso. Ito Zoxab plate. Zoxab. Tapos ito ay Yaguso number 9, 155 ang ano. Ito. Number 9, para magsakto siya dito. Or oversize. Walang ano to, hindi to grinder. Ito mga ano ko, ito hindi grinder, itong rayos ko. Tapos yung ano niya, yung mismong hub niya, ay mismong ang tawag dito. Ito tuloy ako. Itong ating rim 3.5 by 17. Tapos ang gulong niya ay 120 by 17. Ah, 120 by 70 din to. Yan, tapos yan. Ngayon, balik na tayo dun sa ano, dito. Yung nagpalit ako guys nung ano, yung nagpalit ako ng clutch. Itong ginamit ko yung sa TWM. Ewan ko, nasa ano ko lang to ha. Napipil ko lang.
napipiling ko lang. Yun. Ito, yung kinabit ko to, nalibago ako sa pagka-clutch ko ng pagsiship ko. Kasi nung ginamit ko to, nung hindi ko pa nabibili to, itong clutch na to, ito, hindi ko pa to nabibili. Pag ako nagsiship, nabaw, bigla kang tumigil. Tapos, bigla kang magsiship. Ang tigas, halos hindi mo siya sa neutral. Maibalik sa neutral. Ito, yung, di ba, may nagtatanong dyan. Bakit ika yung aking motor ay pinalitan ko ng shifter eh, matigas. Matigas, guys. Ito, pag nagsishift ka, matigas pag nag-neutral. Yan, yung kailangan patayin mo yung makina tapos saka mo siya ma-neutral. Ganun, guys. Yun pala, ang ano din nun, nasa clutch din dito sa ganito. Dito. Nung pinalitan ko ito, kahit siya ay nakatigil, kaya ko siyang i-neutral. Malambot ang shifting. Ito. Siguro dahil nung ano, yung sa clutch niya kaysa dun sa stock na hindi mo siya mapisil ng todo ganun. Pero yung iba kahit naka-stock, i-adjust nyo lang yung clutch nyo. Yung ito, yung clutch nyo dito sa para lumambot. Kasi pag minsan kulang kayo sa ano, sa adjust ng clutch, kaya matigas yung pagsishifting nyo. Tapos ito, guys, panoorin nyo kung paano ko ito kinabit. Mayroon akong tutorial. Ito, performance ito. Ano lang siya, pumogi lang siya ng konti, pero yung performance siya, performance stock pa rin. Ngayon, dito lang ako natuwa. Tsaka dito din, syempre. Yun nga lang, dito ako hindi natuwa, natanggal. Kaya pala, guys, pagka kayo bibili ng gantong copy, ang gawin nyo, paps, sugutin nyo muna yung may mga race mode na yun. Kasi, yung pala nabubunot yun. Nalaman ko nung natanggal na, dapat pala bubunutin mo, pagkabili mo, bunutin mo na agad, tapos imaitibad mo na, tapos saka mo isuksok para hindi na matanggal yun. Yun ang nangyari, natanggal. Kaya ayan, wala na. Tapos nga pala, paps, may hazard din ako. DIY ko din lang, kaso hindi ko na nabidyohan kasi yung mga parts na medyo matrabaho siya. Ayan, isa lang. Tapos ito, may switch yan, nakabukod. Pindutin mo yan. Ayan. Tapos lipat mo nun sa kabila. Ayan. Patayin mo. Ayan. May mga switch yan. Ayan. Nakaswitch yan parehas. Ayan. Ayan. Tapos kung magdadagdag naman kayo ng mga loud horn, di dagdag na din kayo ng ano, ng relay para mas maganda. Kasi ang relay nakakatulong siya maprotektahan yung ating ano, electrical system sa ating motor. At saka nakakatipid din siya sa battery. Kasi syempre, hindi siya dadaan sa ano mo, may sarili siyang ano, may mga diode din sa loob yun, may mga IC din. Tapos yung sa horn, ganun din. Pagka mag-horn ka, mag-ano ka na din. Kasi pagka ano, mag-bumili ka ng mga horn, meron ng automatic, meron ng kasamang ano yun. Meron ng kasamang relay. E sa akin naman, bumili ako ng sarili kong relay. Yun. Ay, yung nga pala, kawawa naman to. Guys, ito yung naunahan kong upgrade sa motor ko. Ayan, ito. Ito yung in-upgrade ko, mga paps. Ito ay stabilizer. Pagka hindi pantay yung langit yung sa loob nito na nang siya, o kaya ano, napoprotektahan ito na kahit papaano napapagsabay niya yung play ng shock nyo. Naalalayan niya ang isa't isa. Tsaka ako nga ako sa inyo, guys, kapag nagkabit kayo nito, ano, yung hindi kayo makakapag-lower ng sobra. Ito. Baka kasi tatama siya dito. Tsaka dito. Ayan o. Tatama siya dito. Ayan.
Kaya ang ginawa ko, ayun, hindi ako makapag-load, parang standard lang ako. Ang kinaganda lang, edi na ano ko yung play ng shock ko. Yung ganda ng play. Yan. Tapos, ito pa pang paps, pinakamadugo kong conversion, itong shock na to. Dito ako talaga pinahirapan ng todo eh. Ito naman medyo ano lang, ang pagkakabit ko nito kasi medyo masikip dito sa may shock na to. Kaya ang ginawa ko, ito muna, tapos itong kabila. Ayan, medyo may konting pokpok, lagay nyo na lang ng ano, para hindi masira yung kulay, lagay yung basahan pag pinupokpok nyo. Pagkatapos yung pokpokin, ito naman ang ipapatong nyo. Ito ipapatong nyo. Ito muna ang lalagay nyo ng tornilyo, dalawa. Tapos pag okay na dito na kayo maglalagay. Yan ang parang may pattern siya. Kasi kung hindi nyo ano, naku, sasabog utak nyo kung bakit hindi ikakasya eh, pang rider naman yung binili ko. Ayun, yun ang problema dito. Tapos, ito naman, ayan. Ito guys, kapag nalagay nyo na kahit wala kayo ng treadlock, kung wala kayong treadlock, mag ano na kayo. Magpasiguro na kayo kahit mighty band o kaya yung shuglo para yung kanyang mga tornilyo kapag nagbabibrate, hindi malaglag kasi ito, naubos na. Ayan, nalaglag ito, tapos ito nalaglag, ayan, tapos dito sa may gilid, ayan, nalaglag, tapos dito sa kabila, nalaglag. Pinantay ko na lang, kaya pare-pares na lang style yan, diba? Ayos naman eh. Tapos ay mga aftermarket na shock, mga paps. Ito yung pinakamadugo na conversion na ginawa ko. Kasi tsaka magastos kasi ito pa lang shock. Nabili ko to ng 27. Itong gantong shock 27 kasi dito lang kapag sa mga probinsya ko kasi talagang mahal ang mga gamit dun. Kaya mahirapan ka talaga bumili at saka ano, kung hindi eh, kung kasi mahirap din sa shipping kasi inuunan sa lahat, tiwala, tapos may scam ka pa, di ba guys? Kaya kahit paano inano ko na din to, 27 titanium na ano, 2-tone yan, pero ngayon 3-tone na siya kasi may silver na. Tapos guys, yung laman loob nito hinanap ko, bumili ako sa mga junk shop. Hanap ako sa junk shop, sa mga ano, sa Honda, yung ginagawa XRM na dumping rod. Yung kasi yung sa ano, XRM mahaba yung sa dumping rod ng XRM kaysa sa stock natin. Kasi pag ginamit mo dito ay yung stock natin, ang problema hindi naman siya ganong nalagutok, pero ito ang play kasi niya hanggang dito eh. Pag yung stock natin nandito na siya, konti lang yung play kapag napadaan ka sa humps. Akala mo yung braso mo yung ano, yung balikat mo yung mapepersa. Pero pagka ano, ganito naka-dumping rod ka ng XR, ay maganda. Sabi mo para ka naka-DT ng mga naka-XR kasi mahaba yung play mo. Maganda yung ano kahit sa lubak. Talagang maaasahan mo. No? Yun ang pinalad ko dito. Dumping rod lang talaga ang kinuha ko, pero yung mga ano, stock pa rin siya. Ito ata ay pang ano eh, pang XRM to eh. Itong tubok to pang XRM to. O kaya mga pang Sonic RS. Yung mga RS. Yan. Dito. Kasi yung dito sa may loob niyan, mahirap ipaliwanag eh. Dito yung sa may loob dito eh. Kasi yung ganito, meron yung ganong, merong ukit na ganong konti. Doon pala magsisimula yung ano nyo. Kaya mas kailangan mas mahaba ang dumping rod. Yan lang mga paps. Maraming salamat. Like and subscribe to my channel. Kung may tanong kayo sa aking mga ano DIY, mag-comment lang kayo kung saan part nyo na video nakita yung ano, at saka kung gusto may tanong. Yun. Baka matulungan ko kayo sa mga DIY na pinagagawa ko. Kaya mas maganda,
panoorin nyo lahat ng video kung kayo ay nakagantong motor din. Rider 150 Fi. Ayan, kung nakaganyang motor kayo, mas maganda panoorin nyo yung iba kong video, kasi lahat ng ginawa ko dito sa motor kong to, puro DIY to. Yung mga modification na ginawa ko, mga accessories na mga pinaglalagay ko, lahat yan mga DIY yan. Ako na din ang mga nagme-maintenance nito, sa pagpalit ng langis, air filter, fuel. Ayan, sa mga susunod pa eh, baka ano yun natin yung ating ano, mag FI cleaning tayo. Ayan lang mga paps, don't forget to like and subscribe to my channel. Ramsey Vlog nga pala, tapos na yung panggugulan natin ng araw na ito. Maraming salamat. Okay.